AB Naturals, Love and Body Works. Face-to-face now with Miss Amy Perez. Happy morning sa mga sausawero at sausawero natin worldwide. Handa na po ba tayo sa talakan? Okay, saan kayo? Sa pula o sa puti? Sa Okorayan. Ready na rin ba? Go na kami, hands kayo dyan. At siyang pa, eto na. Sausawa na. Saan tayo? Face to face na! Kahit pag-usapan, aminan, awayan at magukayan. Gusto mo pang makisaw sa tara na kaibigan, pangayan ay solusyonan. Face to face, sinong sisitango? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, ang mga problema? Face to face. Shout for joy, mga kapatid, dahil magsasama-sama po tayo muli sa loob ng isang oras ng kwentuhan na talaga namang kapupulutan po nating lahat ng aral. Kaya naman, manatili lamang po kayong nakatutok at nako maging certified na kayong sausawero at sausawera dito lamang po sa nag-iisang Barangay Hall on Air sa Pilipinas and all over the world na rin ang Face to Face. At kung kayo po ay may mga opinion o mga suggestions, aba, pwedeng-pwede po kayong makisaw-saw sa amin sa aming pong fanpage sa Facebook. Ito, tulad na lamang po Nina Lerna R. Takaban. Sabi niya, hi Ate Amy, super po akong saya pag nakakapanood ako ng F2F at kahit na pasuray-suray na ang mata ko. Bakit? Bakit pasuray-suray? Abay, pilit ko pa rin pong binubuksan para lang mapanood lahat at wala po akong nalalampas ang episode ninyo. Dami po kasi akong natututunan na mga magagandang aral, lalo na pag about sa mga bata po na napapalo kasi. Ganun din ang ginagawa ko or gawa ko sa anak ko. Panganay, oy wag, nung nasa tabi pa nila ako, kaya ngayon lang ako nakakahingi ng sorry sa kanya pag nag-uusap kami sa Skype. Umiiyak ako pag napapanood ko ang mga ganung klaseng episode. Hinihintay lang pala na makapunta muna ako dito sa Belgium bago ko malaman ang lahat ng tamang aral at ng dahil po yan sa Face to Face. Sana po mas madami pa kayong or mas madami pa akong matutunang aral sa inyong programa. At syempre, pray ko na din po na magtagal pa lalo ang Face to Face sa TV5. Pagpalain po kayo ng Diyos, ganoon na rin po sa mga kasama ninyong si Hans at lalo na po sa Trio Tagapayo na super galing po sa pagbigay ng advice. Pakisabi na lang po sa mga anak kong sina Christian, Karen, Crizelle at Mert na mahal ko po sila at thanks po ng marami and God bless. Maraming salamat. Kita nyo naman talaga mga kapatid, hindi ba? Kahit papano talagang matututo tayo sa mga nagiging eksperyensa at mga problema po ng ating mga nagiging bisita dito sa ating programa. At happy viewing din po kina Malu Villanueva, kay Lea Manlapas at ganun din kay Nono Nero. At syempre sa lahat ng ating mga kapatid, maraming salamat po. Kayo po talaga ang inspirasyon namin sa bawat istoryang itinatampok po namin dito na dito po sa ating programa. At syempre ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Eto, kasama pa rin natin ngayong umaga ang isang tao na hindi lang humihiyaw at nagagalak sa tuwa. Napapatalon pa siya? Ay, talaga, ang nag-iisa nating barangay kagawad. Walang iba ang best friend ng mga sausawero at sausawera, si Hans Martel. Happy morning! Ayan, Chang, nako, yung mga nababasa mong messages talaga sa Facebook, talagang yun pa lang, talagang gumaganda na ang ating umaga dito sa ating programa. Maraming salamat sa inyong lahat na talagang walang sawang sumusubaybay sa program. At huwag po kayong mag-alala,
kung kakayanin namin. Pangako namin yan ng buong show na sana araw-araw mas marami pa kaming maturo ang mga magulang para pakonti ng pakonti ang mga batang napapalo at napapabayaan. At syempre, ipapaalala yan sa inyo lagi. Itong tatlong to, hindi sila magsasawa. Alam nyo na kung sino ang tinutukoy ko. Ang ating trio, Tagapayo! Ipapakilala ko na po sila isa-isa. Unahin ko na po ang ating legal expert. Naku ito, parents, watch out! Aba, lagi niyang ina-explain na may parusa ang mga magulang na pabaya sa anak. Siya po ay Professor of Law mula sa College of Law ng University of the East. Wala pong iba, kundi ang napaka-buting father, daddy sa kanyang mga anak, Attorney Benedicto Acosta Jr. Kailawa naman ating tagapayo, lagi niyang paalala na ang ating mga ginagawa sa mga kids habang maliliit pa, dinadala ng mga ito hanggang sa paglaki. Kaya, be better parents! Wala pang iba, kundi ang ating family counselor, Dr. Camille Garcia! Ang ikatlo naman nating tagapayo, ang tawag ko sa kanya ay father. Wala siyang anak na sarili dahil tayong lahat ang tinuturing niyang mga anak. Dahil siya po ang kinatawan ng may kapal bilang representative niya dito sa atin. Wala pong iba ang ating spiritual advisor, Father Sunny Merida. Tatlong tao na talagang lagi, araw-araw, ang nais nga sana ay tayong lahat ay mapabuti. Kaya naman, makinig lagi sa kanila. Alamin na muna natin ngayon kung ano na naman ba ang problema ng ating mga bisita. Chang? Eto na mga kapatid, baka hindi nyo kayanin ha, namuo ang galit sa puso ng magkapatid na lalaki simula nang malaman nila na ang kanilang kababatang lalaki ay pumatol raw sa kanilang AirPods. Anong nangyari? Malalaman po natin ang lahat ng yan. Ito po ang ating face-to-face issue of the day. Anak, may matinding hinanakit sa kanyang ama? Galit po ako sa tatay ko kasi po, tatay ko po bakla, kuniya po. Yung kaibigan ko po, ginawa niya. Yung bilis ang t-shirt, kala po namin sa amin. Wala, sa lalaki niya lang. Kinaiya ko po tatay ko. Hindi totoo yun. Para ko lang anak din kasi yun. Oo, close talaga kami noon. Kasi dito minsan natutulog sa amin yun. Minsan naman wala sila, hindi sila naman dumadating. Siyempre binibigay ko na doon sa barkada nila kasi kasama ko eh. Tapos po, pag humingi po kaming pera, tapos hindi nyo po binibigay, bibigay nyo lang po sa lalaki nyo. Pati kami napabayaan nyo na. Nak, bumalik na kayo dito sa bahay. Saan kaya hahantong kapag umamin ng bading ang kanilang daddy? Pakatutukan na dito lang sa Face to Face! Dalawang magkapatid na lalaki ang galit po ngayon sa kanilang kababata. Hindi raw po nila kasi matanggap na pumatol ito sa kanilang ama. Para ikuwento po ang mga pangyayari, narito po sina Mark at Warren De La Cruz. Pasok! Face to Face! Face to face! Mark? Face to face! Sino si Mark? Ikaw? Face to face! Magandang umaga sa inyo. Face to face! Makikwento nga sa amin, sino ba itong sinasabi ninyo na kababata ninyo na galit kayo? Si Reggie po. Si Reggie. Paano ninyong nasabing pinatulan ng ama ninyo? Yung sinabi po nung taga sa amin po, na nakita po nila yung tatay po namin, pati po si Reggie dun sa may hotel. Sino ang nagsabi sa inyo ng ni magandang kwento na ito? Yung nagpapautang po sa amin. Si Bergie. Si Ate Bergie po. Gaano naman kayo kasigurado na yung sinabi niya ay totoo? Bali po, ang dami na pong nakakita sa kanila na hindi lang po nila masabi sa amin dahil daw po eh. So pinag-uusapan na dun sa lugar ninyo? Opo. So ang tinuturo lang na madalas na kasama ng tatay niyo? Yung po, si Reggie. Kinausap niyo ba si Reggie? Kinausap po namin eh. Hmm. Pero po nung tumatanggi pa po eh. Gaano ba kayo ka-close ni Reggie? Kaibigan po kami yun. Kaibigan mula pa nung bata kayo? Opo. Hindi naman siya doon nakatira sa inyo? Hindi po. Diyan lang po natutulog doon sa bahay. Kinausap ba ninyo ang tatay niyo? Tinanong niyo kung totoong mga naririnig ninyo mga balita? Kinabawasan po. Inamin niya po sa amin na bakla daw po siya. Inamin ang tatay niyo? Opo. Sa nanay po tapos namin. Lumayas po yung nanay namin. Nasaan ang nanay niyo ngayon? Dito nga po namin alam eh kung nasaan. Tinanong po namin, sabi,
tayo saan po pumunta si nanay. Tapos sabi ko, pinagalitan po kami. Sabi ko, ewan ko sa inyo mga sa ano. Sabi, pabigat kayo sa akin, sabi. Dumayos na rin po kami. Dalawa kami. Sandali lang, tanong ko lang, nung mga panahon ba na natutulog dati doon sa inyo si Reggie, may nakikita ba kayo, napapansin o nararamdaman na medyo kakaiba sa aksyon ng tatay nyo kapag ka nandun si Reggie? Nung pag natutulog po kami, kasi magkatabi po kasi kami, matulog ng tatay namin. Pagsapit po ng ano, alas 12, bandang mag-alauna po, bigla pong nawawala po yung tatay namin, bumababa po dun sa may ano. Saan? Sa may, kasi po second floor po yung bahay namin eh. Sa may baba po namin. Sana sinundan nyo para nakita nyo at hindi na kayo puro mga haka-haka. O sinundan nyo, anong nakita nyo? Nakita po namin si Reggie, ano, nakaubad. Tapos biglang ano, sabi niya maliligo lang daw po siya. Tapos yung tatay rin namin, nakaano na lang, nakashirt. Nakakaloka! May katotohanan nga ba ang mga paratang sa kanya ng magkapatid na Mark at Warren? Siya raw ay nakitang pumasok sa isang, di ko alam kung hotel, motel, kasama ang tatay ng kanyang mga kababata. Ano nga ba ang katotohanan? Narito po, si Reggie Dolcera. Pasok! O, sandali lang! Ako po, Diyos ko! Ay! Sandali! Tanong ko sa'yo, Reggie, gaano katotoo na pumasok kayo ng tatay ni Mark at Warren sa isang hotel o motel? Hindi ko alam. Pumasok po kami doon pero wala po kami ginawa masama. Bakit kayo nandun? Nagpasama lang po sa akin. Diretso ang tanong, Reggie, may relasyon ba kayo? Wala po. Wala. Ang buong paliwanag at depensa po ni Reggie, tutok lamang po kayo dito lang sa nag-iisang talakserye sa telebisyon, ang Face to Face. Nga daw po, si Lars daw po siya. Marami na daw po siya natikman na, pero hindi niya pa ako nagagalaw, hindi po ako ipapagalaw sa niya. Oh. Dahil alam ko, kaibigan ko, mga anak niya. Pero nga daw, lagi mo sa kami. Face to Face! Face to Face is brought to you by Ever Vilena, EB Naturals, Love and Body Works.